Hello, sir. Go ahead, go ahead. Na-try mo na ba buksan yung what, sir? Yung tawag nito, yung tool? Hindi pa. Ah, okay. So, bale, parang fresh rin to sa'yo pagpapakita ko paano. Yung free pala na Zoom pala, limited lang pala to 40. Hindi ko nga alam kung ma-push to ng 45 minutes eh. Kasi 40 minutes lang yung nakalagay na limit. Pero wala naman sa option dun yung 40 minutes. Malamang mapuputol nito anytime ng mga before 10. So, dito, ito yung sir, pag login mo, ito yung unang makikita mo sa, ay, hindi pala. Teka ha, backlog ako. Ito yung unang makikita mo pag login mo. So ito yung tool na binili mo, xfunnels. So funnel builder tool siya. Drag and drop page builder. So click ka diyan. So magbubukas ng another tab and then meron kang makikita dito. Nandito yung main, yung mga analytics ng page mo, ay ng buong account mo. So ito, dahil fresh pa to, wala pa tong views. Meron na siyang page. Meron na tong laman dito. Nakikita mo ba yung cursor ko, sir? Pula? Oh, meron. Oh. Okay. So, ito yun. Meron na siyang laman. Sales funnel. Recent activity, sales funnel. Isang page. So, dito, makikita ka, may dashboard ka. Ito yung page na yun, dashboard. And then, funnels. And then, ito, wala masyado yan. Hindi nyo masyado kailangan yan ngayon. So, dito tayo sa funnels. Dito talaga nakafocus yung paggagawa ng page. So, pag nag-click ka nyan, meron kang makikita ganito. Kung bago pa yung account mo, wala ka pang makikita itong box na to. Hindi mo pa yung makikita. Kasi ito, ibig sabihin, isang project to siya. So, kapag sinabing project, it is a funnel or it is a website. So kapag yung mga tao na bumili ng isang access lang, isang ganito lang yung pwede create nila. So isang website, isang funnel. So meron ding 10, gaya ng sayo, 10 yung limit ng sayo. 10 ba? Tama. Tapos yung iba, meron din unlimited. So magsisimula yan ng funnel natin. Magsisimula yan. Mag-click ka dito ng create funnel. So, meron kang makikita dyan na maraming klase pero hindi siya relevant, hindi siya, hindi importante kung ano yung pipiliin mo dito kasi templates lang to sila. So, kapag nagsisimula ka, wala pa tong meaning sa'yo. So, pwede ka lang mag-default, tick mo lang yung next sa sales funnel. So, kapag nag-select ka ng sales funnel na template, kailangan mo pangalanan. Ano ba yung panel name mo? So, malito. Ano ba yung paano mo ba yung pangalan? So, kung business mo, base sa business mo. So, kung yung business mo, example, AIM Global. So, pwede mo yung pangalanan ng AIM Global para ma-identify mo. Tapos, dito naman sa ito yung link. Ito yung magiging link mo. Extension niya is zcart.com. So, kapag naglagay ako dito, nalagay ko siguro AIM Global. Try natin kung wala pa. So, kapag naging blue to siya, so, ibig sabihin yan, available siya. So, available pala yung magiging link ko ay aimglobal.zcart.com. So, yan yung magiging link ng website or funnel na gagawin ko. So, next ako. Success daw, sabi niya. So ginawa niya na ako. Now, meron lalabas tong template. So it bawat linya na to ay tinatawag niya na page. So page ang tawag talaga sa isang page ang tawag diyan. So kasi yung pag sinabi mong website, parang libro 'yan. So yung ang website nga lang pwede isang page which is parang off pag sinabing book. Kapag book, maraming pages eh. Pero anyway, bawat isang pahina ng isang website mo ay tinatawag na page. So ito, bawat isang vertical ay horizontal na bar na ito, ito ay isang page. So ibig sabihin, nag-create siya ng, nung selection na yun kanina, nag-create lang siya ng templates. So yung templates pala ng sales funnel, meron order form. So mga standard template lang ito, hindi necessary na lahat ng
na ganito talaga yung structure niya. Standard lang to. So, meron thank you page, meron sales page, meron opt-in. So, opt-in, yun yung mag-i-enter. Yun yung part ng page na kung saan nag-i-enter ng information yung tao. Example, email at name. So, common yan. Tapos, order confirmation. Yan yung mga, hindi masyado nagagamit yan kapag hindi ka nag-gumagawa talaga ng sales funnel. So, i-delete natin yan kasi panakit yan sa sakit yan sa mata, hindi mo yan kailangan. Mga empty lang naman yan sila. Mga empty pages yan. So, delete natin. Itira natin yung isang page. So, ito lang yung page na gagawin, na lalaroin natin. So, dito pa lang, i-click natin yung page setting. So, yung page setting na yan, papangalanan natin yung name ng anyong page na yan. So, papangalanan din ng home page. Gusto ko na home page kasi first page ko to eh. So, home page to siya. Or, tapos yung slug. Itong slug, ito naman yung ipapalit natin. Gusto natin palitan itong random number code dito para maging readable yung link natin. So, papalitan lang natin ang home. So, pwede dito home, pwede rin slash, ganyan. So, alphabet and slash, ay dash pala. Dash at alphabet. Update. So, pag update natin, tingnan mo, nag-readable na siya. Naging home na. So, yun yung advantage niya. At napangalanan mo na yung particular page na to. Nakapag i-close natin, eto na, home page pala to siya. So, pwede na natin itong buksan. So, ibaba natin itong drop down dito, click natin yung edit. So, kapag na, so, ibig sabihin, papasok na tayo, i-edit na natin, gagawa na tayo ng isang page. Now, ano ba yung kung bubuksan natin yung wala pang laman, paano natin bubuksan? Di ba, nag-name tayo ng link na yon. Sabi natin, yung website na to is aimglobal.zcart.com. So, bubuksan na, kung bubuksan natin yan, pwede natin just i-click lang natin to. So, pag i-buksan natin yan, teka, saan na ba yun? So, yan. Pag buksan natin yan, blanco pa yung laman niyan kasi wala pa naman tayong ilagay sa page. So, i-click na itong edit page. So, dito sa edit, sa dito, magde-define pa tayo, choose a template. Wala, bakit blanco yun? Teka. Click natin, choose a template. Kung makikita mo, kung mag-choose ka ng template, meron ka makikita ng templates dito. Mga free to sila na pwede mo lang i-select. So, mga template yan sila na i-edit-edit mo na lang kapag yan yung forma na kailangan mo. Now, then, dahil magsisimula tayo, blank template lang muna. Yun, success. Template has been created. So, andito na talaga tayo sa proper na builder. So, ito na yung proper builder. Save lang natin. Dahil kay refresh natin to. Wala rin naman tong laman pa. Yun. So, yan. Ito na yung teka, saan ba yung drop down ito? Yan. So, yan. So, ito na yung page natin. Kung makikita mo, meron kang makikitang horizontal line dyan and meron ding horizontal line dito sa baba. So, bali, division lang to sila. Ito yung part ng isang page, meron kang tinatawag na header or block lang yan siya, block na tinatawag, B-L-O-C-K, block, isang block ba? Block lang ito sila. So, pwede mo yan sila hilahin, paliitin, hilahin. So, ang purpose lang ito is to divide yung page mo into few divisions. So, para ibig sabihin, para pwede ka maglaro by division na, pwede ka mag-design, pwede ka maglagay ng content by block. So, advantage yun kasi para kung magkamali ka, andun safe ka, hindi mo nadama yung ibang block. So, ganyan ka. So, pwede mo ito i-drag. Yan. Paano ba i-drag? I-click mo lang siya. I-hold mo yung left mouse click and then hilahin mo bababa. So, pwede ka kasi actually, pwede mo ito mahilan, napakahaba. So, pero meron rin yan disadvantage. Kaya, mas mabuti na by block ka mag-edit. So, kung mag-click ka dito, meron kang makikitang mga buttons dito. Una, meron kang makikitang
preset blocks. Ano po itong preset blocks? Yun. Makikita mo, meron kang mga, pwede kang magagamit ng mga format na ganito, na ready-made na, hindi ka na mag-start from the scratch. So, try natin ha, select. Then, insert. Pag-insert mo na yan, ayun, lumabas na. Diba? Walang kahirap-hirap. Ang problema, hindi mo rin ito maintindihan kapag hindi wala kang basic. So, basic. So, i-delete muna natin yan. And then, balik tayo dito. So, meron pang iba. Meron pang shapes. Kung click ka, meron kang makikitang shapes. Maybe gusto mo gumawa ng maglagay ng bilog. Hilahin mo lang yan. And then, yung bilog na yan, pwede mo na yan palit-palitan ng properties niya. Yung properties ng bilog. Ano bang properties ng bilog? Meron siyang color. Pwede natin yan. Eh, border pala yan. So, ang setting niya, meron siya baba dito, background color. So, meron ka ng bilog na may kulay na pula sa loob. So, ganun ang isang shape and then header. So, header pala. So, malaki lang siya. Malaki na siya. Unlike sa paragraph, ang difference lang nila ay ang paragraph ay small case lang. Pero actually, pag palakihin mo to siya, pwede rin. Kasi kung i-click mo ito, ang height niya or size niya is 56. Ay, hindi. Oo nga, 56. Yung height lang pala to. So, ibig sabihin, kung paggagamit ka pala ng title ng or headline, so, i-click mo lang to. At kung gagamit ka ng paragraph, i-click mo lang to. So, kapag text naman, pwede mo yan i-expand. Lahin, and then i-highlight mo lang kung gusto mo palahin, palakihin, tapos sa left, right side, meron kang makikita mga buttons dyan. Meron font size, example, ibaba ko yung, i-aketan ko yung size na nga. Yun na, malaki na, meron ka ng readable na paragraph dito. Tapos, yan yung pag-add ng text element. So, pwede rin na natin i-shrink. Yan, tandaan na pwede mo yan i-shrink. So, all is imagination is the limit dito. And then, pwede ka rin mag-add ng image. So, kung mag-add ka ng image, click ka lang, image video. Ito, may dalawang way ka para mag-add ng image. Pwede sa stock image. Ito, click mo lang. So, dito ito yung isa sa pinaka-favorite kong feature ng tool kasi libre. Gusto ko ng buildings. Gusto ko white buildings. White building. Tama ko spelling. Yun, binigyan niya na ako ng white building. So, mga building structure pala to. So, ito gusto ko. Insert. And then, pinili ko siya. I-crop ko yung space ng picture na to na gusto ko. I-crop. So, ito lang kunwari gusto ko. Confirm ko. Meron akong image. Increase ko yung image. Yan. Siguro ibaba ko or pwede i-akyat ko to. Ay, hindi na lang. Dito na lang. Yan. So, meron akong image. So, yung image, save ko lang yan. And then, kapag bubuksan, i-refresh ko yung website na to, makikita na natin yung nilagay ko. So, pambata lang. So, dito na naman, pwede na mag-add na naman tayo ng another element. Dito nag-add tayo ng text element. Dito nag-add tayo ng image element. Now, the third element na i-add natin is yung video element. So, video element, nalabas ka ng ganito. So, dalawang ways para mag-add ng video. Kanina, nag-add tayo ng image by through sa repository ng isang ng tool na to. So, pwede ka rin mag-add ng image na nasa computer mo. Yung kanina yung option, click mo lang pa rin to. Ang piliin mo lang dito yung upload. Itong button na yan, upload. So, kukuha ka ng image. So, maybe itong image na to. And then, ganun pa rin yung proseso. Yan. I-select mo lang yung area. Yun, pinalitan niya na. So, ganun yung idea ng ganun yung two ways or kapag yung image na ilalagay mo is nasa loob na, na-upload na, pwede rin piliin mo lang. Yan, mukha ako. Dahil na-upload na to sa account, insert image.
So meron akong image, another image. So ganun yung pag-add ng image, and then pag-add ng video naman, na-click ka lang ng ganito, may labas ganito, and then i-resize mo. Click ka lang sa mga corner na may dots, left click it, drag, hold your left click, and then drag. So kapag gusto mo na yung size niya, satisfied ka na, then hanap ka na ng content niya. Ano ba yung gusto mong ilagay sa video na yan? Usually, yung mga free is nasa YouTube eh. Free na kapag na meron kang particular video mo, i-upload mo lang yan sa YouTube. So, copy mo yung link. I-copy mo lang yung link. Kapag visit mo ng YouTube, copy mo yung link. And then, balik ka sa builder, sa box na to, na video box na ito, settings, and then replace mo lang yan, link na yan, control A para select all, and then control V. Yun, update setting. Pag na-update na, save mo lang. So meron ka ng video sa loob ng page mo. Kapag na-refresh natin yung page na to, meron akong video sa page na to. If you want. So meron, ganun lang yung pag-create ng, bakit dalawa to sila? Close nga natin. So ganun lang yung way para mag-add ng video. Ay, dalawang ways yan sila, pero for now, hindi muna natin i-cover yung second way. So kung tapos, yung isa pang common na element dito ay button. Yan, button, click natin yung button. Ito yung button. So si button, pwede rin natin to i-increase. Kapag may makita pa mga square dots, ibig sabihin yan yung point ng particular element, kahit dito meron yan. Lahat ng element ay merong mga square dots kapag ni-click mo. Ibig sabihin ng mga square dots, yan yung part ng element na pwede mo pindutin para mag-expand ng size. So ito yan. So click mo lang. Hilahin mo pa sideways, gusto mo pa ganyan, or pwede mo siya hilahin pa sideways, ay pa diagonal wise. Dito ka sa baba, yan. So gusto mo i-expand yung both X and Y na size niya, then dito ka sa baba, or sa diagonal na direction. And then meron ka ng button. So yung button na yan, paano yan gagana? So settings ka lang, pwede mo yan. Tapos hyperlink. So pinaka-common, isa sa pinaka-common na way para mag-gamitin yung button is mag-embed ka ng link. Ibig sabihin, kapag pinindot yan ng tao, mapupunta siya dun sa link or sa website na nilagay mo o in-embed mo sa button na to. So kapag nilagay ko dito https google.com. Yan. So pag ni-save ko yan, so i-click ko lang rin yung open in new tab para hindi niya palitan yung page. Makikita mo yan later. And then gusto to palitan. Click this to open to Google. So in-obvious ko lang. Tapos gusto ko palakihin yung kan kasi cute lang. Cute kasi eh. Kaya 24. Uy, cute pa rin. 30. Yun. Umakyat na. And then, gusto ko yung background color na ito, orange. Yun, orange. And then, choose. And then, save. Meron akong button. Now, tingnan natin. Na-save ko na yung button. I-refresh natin yung page. So, meron ka ng button dito. So, ibig sabihin, kapag i-click ko daw ito, magkikreate siya ng another page at pupunta ng Google ang page na yun. Click. Yun. Napunta na siya. So, ang application nito, one of the most common applications nito ay ang pag-i-embed mo ng referral link mo. Kapag may, kung yung business mo, meron siyang pre-registration, then pwede mo yung link na yun, yung pre-registration link na yun, pwede mo yun i-embed dito para after mapanood niyo yung presentation mo, mag-click na lang siya dito sa sign up button or ng sign up button. So, ganun yung isang application yan. Pwede rin yan gamitin para mo transition to another page na sa loob ng page na ginagawa mo. Now, click mo yan dito, titingnan mo.
Pwede natin yan actually palitan ng konti ng button style. Gusto natin na may something na churba-churba dyan. So, ganun natin ng leak. So, kapag pinalitan ko pala, palitan niya yung kulay. And then, gusto natin ng 3D. Tapos, gusto pa natin mag-zoom. Kapag pinindot, mag-zoom. And then, gusto ko palitan ng kulay green. Yan. Kung i-save natin, ano ba yung naging effect niya? Refresh natin. Yun, nagbi-blink-blink siya. So, mas highlighting sa mata ng tao. And then, kapag nilagay ko daw yung mga cursor ko, yun, nag-enlarge siya. Ibig sabihin, mas napapansin, ay, clickable pala to. Hindi lang pala to basta picture. Clickable pala to. So, kapag pinindot ko, yun, ginawa niya pa rin, google.com. So, merong time na kapag gusto mo, pag i-click ang button, ayaw mo na gumawa siya ng other page, gusto mo na mawala yung existing page. So, in that case, dito ka na, ito yung case kung hindi mo to i-check dito, ay i-click dito. Yan. So, yan yung button para mawala yung kung ano yun. So, kung i-refresh natin, kapag i-click ko ito, boom, napalitan na. Nawala na yung page na yun. So, i-back ko na lang. So, ganun yung isang way. So, ginagamit tong way na to kapag nag-view ka sa loob lang ng page mo. Ay, sa loob lang ng page. So, parang papasok ka lang sa libro mo ba? Kung meron kang libro, papasok ka ng pahina, i-close mo na yung kabilang page rin. So, ganun siya. Ganun lang yung idea dun. So, meron ka na. Meron ka na mga basic content na isang page. So far, sir, tayo lang naman dalawa. Madali, di ba? Ano masasabi mo, sir? Siyempre, bago pa lang, medyo inaano ko pa yung ano. So, baka sana makahingi ako ng copy ba para masundang kita. Masundan mo talaga yan kasi yan lahat na yan. Detalyado yan sa tutorial natin. Oo. So, pagkatapos nito, saan ko makikita ulit yan? Ah, ito? Oo. Ito kasi mismo? Para masundang kita eh. Gusto mo ba ito mismo? Kasi yung tutorial kasi mas detailed pag nandun sa actual tutorial eh. Di ba may tutorial access ka na? Doon ako pupunta. Oo, punta ka na lang doon. Kasi ito, run through ko lang to eh. Hindi pa to depth eh. Hindi pa siya masyado. Quickie lang ba? Parang gusto ko lang i-inform, ipakita sa iyo yung mga basic na mga elements. So, nandun sa tutorial. Pero ito, pwede ko to sa i-upload sa YouTube para may time to time meron kang titingnan. Kasi gusto ko nga gawin to. Kwan eh. Gusto ko nga gawin to araw-araw. Masanay ako. Hindi, para maano ko rin kasi hindi pa nga ako, sabi ko hindi pa naman ako talaga ano, well-known. So, kung ano yung ano mo, at least magkaroon ako ng idea. Masundan ko lang. Pwede ko yan ilagay ito sa YouTube para may extra kang fund. Mamaya, at least natapon ko yung mani ko. Sagbit na ka. Di ba? Nag-click lang ako ng button, di ba? So, familiarization na talaga ito siya. Oo nga, kaya gusto kong maano sana para sundan ko para masanay rin ako. So, nandito tayo sa page na to. Now, ano ba yung basic question mo? Bigyan mo ako. Gusto ko rin yung report. Ano ba yung question mo dito, sir? Since 1-1 pa tayo ngayon, ano ba yung gusto mong question? Actually, Mark, hindi pa ako masyadong familiarization kaya sinusundan ko lang kung ano yung mga tinuturo mo para lang magkaroon din ako ng ano talaga knowledge sa ano. Okay, so mag-ako muna magsalita. Ikaw na lang, Mark, para sundan ko na lang. So, tapos minsan siguro may nakita ka lang website ng mga, so ito single website pa to siya. So paano ba yung nangyayari yung transition ng websites? Transition ng pages.
So, kasi may mga website, di ba? Pag mag-visit ka ng website, mag-click ka ng button, magpupunta ka sa another page. So, iba na yung laman nun. So, ito, isang page lang to siya. Kasi kung top to bottom, titingnan mo, alam mo, ito lang yung content ng page na ito. Kapag pumunta ka ng, kung nag-click ka ng another button, ito, example, yan. Malalaman mo na, ito kasi yung pangalan ng page na to, home. Pero dahil ito lang yung, ito yung pinakaunang page, kung titingnan mo nandito, ito yung page na nasa top. Dahil isa lang rin to, wala tayong comparison, pero kapag example, marami to. Pero yung naunang page sa taas, ito yung tatawagin yung page the moment na mag-visit ka sa link na in global.zcard.com. So, kapag nag-type pala ako ganyan, dito pa rin siya pupunta. Kasi ito yung unang page. So, ganun yung mangyayari dyan. Ano yung unang page? Yun yung gagawin niyang page para ipakita kapag mag-type mo yung main URL. Kasi itong from home to funnel, ito na yung parang identifier ng particular page. Ito yung nag-define ng particular page. And dahil isa lang yung page natin at ito yung nakalagay sa top, the first na page, ito yung tatawagin niya kapag tinawag mo yung aimglobal.ccart.com. So, yan yung isa sa tatandaan. So, ito, ang gagawin ko lang para makagawa tayo ng another page, i-duplicate ko. So, i-click ko itong clone step. Yan, and then click yes. So, hintayin ko lang siya. Ikukopyahin niya lang yan. Hintayin ko lang yung seconds. Ayun, success page has been cloned. So, ngayon, papalitan ko ng name. Sabihin ko, page 1. Dahil, babalik pa rin tayo sa naming ng page. So, page 1. Ay, page 2 na pala to. And then, wala naman akong ibang maisip, page 2. So, alphanumeric to, tapos dash pala. Alam, hindi ko manasabi na pwede ito number o ano, hindi ko nasabi. Alphabet lang. May mali ako dun sa tutorial. Close ko na. And then, makikita mo pala, again, napalitan niya na yung magulong code na yon ng readable. So, close ko na. So, i-click ko na naman ito. Pwede ko na ito. Yan, i-close ko muna yan. Kapag nag-click ka kasi nito, dahil duplicated to siya, kapag binuksan ko to, pareha lang yung laman nila. Now, paano natin malaman na, so papalitan natin para malaman natin yung page 2. Page 2, nalagyan ko dito. Page 2. Demo for creating another page or multi-page website. Yan. So, delete muna natin yan. Video lang. Ito, palitan natin ng kulay. Yun. And then save. So, dito, kapag nag-refresh ka, walang mangyayari. Ito pa rin yun. Pero, kapag ilipat daw natin yung naunang page, kasi pwede natin yung ilipat, ito, pag i-click mo yan, i-hold mo yung left click, i-drag mo siya up pataas, hindi niya napalitan. Ito, ibaba ko na lang. Yun. Saka, hindi pa rin. Diba, bakit ito? Up. Ayun. Kailangan ba wala mong witik ba? May witik. So, ito na yung nagawang page. Ibig sabihin, kapag i-refresh ko to, yun na yung lalabas. Teka, sa taas. Yun. Yun na yung lalabas kasi yun na yung nauna eh. So, yun yung kinatawag niya talaga yung anong page na nauna. Na ang pangalan ng page na to is teka, refresh natin para ma-update yung name ng page. Click. Yun, page 2. So, page 2 na yung nilabas niya. So, balik ko lang. Si homepage na naman. And then, gusto ko to tawagin sa loob ng website na to. So, pwedeng gamitin ko yung button na to. Yan. Mali. Buksan ko muna to, homepage. And then, yan. Yung homepage na to,
gusto kong tawagin yung second page by, yan, papalitan ko ng button by clicking a button. So, pwede rin button. So, paano natin ito gagawin? Una, pupunta ka dito. Kukunin mo yung link ng second page. So, ito yung link ng second page. I-copy mo yan. Copy, control C. And then, siguro, kung may notepad ka, paste. Yan. Tapos, ano ba yan? Tapos, punta ka dito sa button na to. Papalitin natin yung Google na yan. Control A, control V. And then, click save now. Pag save now na, pag i-refresh natin to, babalik natin, kasi babalik to tayo sa kanan, sa original na, ito yung page. Pag i-click pala natin to, boom! Pupunta tayo sa page 2. So, ganon yung way, isa yan sa ways para mag-transition ka ng, mag-transition sa page to page na transition. So, hindi tayo lumabas sa website kasi aim global.zcard pa rin to. Pero, pumasok tayo sa isa pang page niya. Which is, hindi yan makikita ng iba kasi ikaw lang may alam nun unless ipakita mo. So, merong isang way dyan to, kung gusto mo nang iladlad yung mga pages ng website mo, meron kang nakita website na may menu. Yan, may menu. Meron kang mga services about contact. So, yan, pwede yan sila gawing individual pages. Pwede mo ganyan. Kapag save natin yan, refresh natin, back lang ako kasi pupunta ta sa main URL. Makikita mo, meron ka ng buttons dito. Na dahil wala pang laman yan, wala pang magagawa yan. Pero, pwede natin i-embed yung second page dito. Sabihin natin, services yung pangalan ng second page. Yan, papalitan natin yung second page. Gusto natin maging services to. Ayaw ko na yung kwan. Sabihin mo, close natin yan. Leave. So ito, papalitan ko. Meron na pala akong kwan eh. Gusto ko services to. So, consequently, para mas magbilis mo matandaan yung page mo, papalitan mo rin yung slug. Para, alam mo na, kasi memorize mo yan later on eh, funnel, view, services, yun yung i-add mo, makapasok ka na sa page. So, meron na akong home page, meron na akong services. So, dahil iba na yung link nito, yan, kakopy ko lang yan. And then, copy, close, and then bubuksan ko tong home page. So sa home page, para ma-access ng ibang tao yung page na services, dahil nakikita naman nila yung button na yan, click ito. Nag-click ako dito, nag-click rin ako ng menu settings. So menu settings to ng tab na yan, ng pa na yan, bar na yan. Kasi menu bar to eh. So, click mo ng update menu. So, lalabas dito yung mga pages ng, yung mga buttons ng menu buttons. So, dahil sobra man yan, dalawa lang muna i-retira natin. Dito natin ilalagay yung link niya. Control V. Yan. So, kung gusto naman natin na mapunta ang tao sa homepage, so, i-paste rin natin, tatanggalin lang natin yung portion na yan. Para, yan. So, ibig sabihin, kapag pupunta ng home pala, pag i-click daw yung home, pupunta ka dito sa link na to, sa home page. Sa main page ng website. So, services naman, pupunta ka sa services na page. So, set menu on page. So, after mo na-define dyan, kailangan mo to i-click set menu on page. I-close niya, isi-save mo, and then, punta ka sa actual website, i-refresh mo to para ma-update yung page. Nandun na yung motto na home page and services na kapag nag-click daw yung client, pag-click niya ng button na ito, napunta siya dito sa page na ito. So, munti-munti, nagiging website na talaga yung page na ginagawa natin. So, ang problema nga lang, dahil pag-click natin dito, wala yung option na yung menu dito kasi sa second page na ginawa natin, walang ganito. So, kung gusto pala natin na manatili yung page na yon, yung menu bar na to, yung menu bar na ito,
dapat ilagay rin natin yan doon sa isang page. Para pag click-click natin, walang mawala. Nandito pa rin yung tab na yun. So, ganun yung pag-transition ng page. Ako, ibaback na rin ito. Pumunta sa main page. So, unti-unti na nagkaka-forma yung website natin. So, gumanda na ba yung page natin, sir? Kasi meron lang pa eh. Meron na tayong second page eh. Hello, sir? Yes, Mark, yes. Saan ka nanonood ngayon, sir? Nakahiga ako, Mark, na sa ano lang, sa cellphone ko lang. Ay, ganun ba? Hindi pala tumalinaw sa mata mo? Ayos lang, medyo inaano ko lang kasi may gana ako dahil pang umaga, alas 5 ako magigising, pero interesado ako kaya nanood ako ng ano. So, pero nakikita niya naman yung mga pinipindot-pindot ko kasi itong maliit na tab na to sa gilid, hindi mo to masyado makikita sa cellphone eh. Expected ko na maliit to masyado, di ba? Maliit nga, kaya sabi ko nga kung pwedeng makakuha ako ng, paano ba, ano to, pwede bang i-record dyan? Oh, naka-record actually ngayon. So, may upload ko to ulit mamaya. So, para masundan ko, Mark. Oh, para masundan mo agad. Kung gusto mo na proper na training, pwede ka pumunta dun sa kwan. Kung gusto mo na quickie lang, dito ka mag-refer. So, nakikita mo ngayon, sir, na apat, dalawa lang yung page natin. So, ibig sabihin, pwede pa natin ito padamihin. Depende sa need ng business mo. Siguro, yung mga website page na kailangan ng... Kapag marami kasi yung content, maraming content, kaya ino-organize natin siya ng maraming pages. Na kapag kundi lang, yun yung mas advantage yun kapag kundi lang. Kasi mabilis lang yung matrapos yung trabaho natin. Pero yung idea doon is kapag gagamit ka ng pages, kapag ka na talaga gusto mo siya i-organize. So, mayroon ganyan eh, kapag may maraming content, kailangan mo i-organize ito different pages. So kapag gumawa ka ng funnel, ang pinagkaiba lang kasi sa funnel is hindi mo nilalagdad yung mga pages na yun. Kapag sa funnel kasi, hindi mo siya pinapakita. Parang sequential siya. So after ng tao bumasok ng example ito, buksan natin yung bank card. Yung isang business ko, pm7115.zcard.com. Yan. So, ito, ginawa ko yan. So, kapag nag-click ako ng free sign up, so, bago ko pa-sign up yung tao, pwede ko kasi na i-diretso na yun sa referral link ko eh. Ibig sabihin, lalabas na siya ng account ko, ng website ko, ng landing page ko, at mapupunta na siya doon sa actual na website kung saan siya magsa-sign up. Pero dito, dinagdagan ko na isang step. Ito yung nabigay ako ng video guide para bago niya gawin yung pag-sign up, alam niya yung gagawin niya. So, ipi-play niya lang muna, papanoorin niya lang dito. So, ganun yung idea niyan. Tapos, meron rin yung mahina yung data. Hindi nagpe-play yung video nila. Naglagay rin ako ng sulat-sulat. Uy, teka na, play ba ito? Bakit ito na play? Tapos, magkita mo na eh. Meron rin ako nilagay na step-by-step na sulat-sulat para
Yun para sa purpose, ang purpose dyan is para sa mga mahina yung data, mabasa rin nila. So, sinabi ko dito, kung malinaw na sa iyo yung proseso na to, tandaan yung inviter username ko ay weltmark7. Then ito, nandito na naka-embed yung URL ko o yung sign up. So, pag-click ko pala yan, pag-click ng tao niyan, ayun na, lalabas na siya sa landing page ko. Napupunta na siya dito sa another, sa sign up na. Dito na mangyayari yung proseso. So, dahil binigyan ko siya ng guide dito, alam niya na dapat anong mangyayari dito sa mga steps na to. Kasi yun yung problema. Isa sa mga pinifix ko na problem, pinifix ng landing pages, yung mga ganitong cases na hindi alam ng tao ano ba yung gagawin niya. Lalo na kung complicated yung process ng sign up, kailangan mo i-orient yung tao. And doon, mabibigyan mo yung tao ng sign up, ng guide na yan kapag meron kang landing page. Kasi makukontrol mo yung proseso ng step by step kung sa paano siya mag-progress. So, yun yung advantage na basically, text lang naman to at video. So, text, video, walang nang image dito. So, yun pa lang yung natutunan mo kanina, pwede mo yung magamit. So, sa next na, kalain mo hindi niya tayo pinutol, kailan ka na ito mag-stop? Tapos kapag nag-click tayo dito, binuksan na natin yung page, balik tayo dito sa home page. Itong nakikita natin ngayon ay desktop view or laptop view. So yung widest view mode natin yan. So meron rin ibang view modes. Kung i-click ka dito sa lower right corner na button, click mo yung pang view to dyan. So meron ka pang tatlong view modes. Kasi may mga gadget na tablet, mobile, at laptop or PC. So pag-click ko itong mobile, ito yung wala, ganun pala yung itsura niya. Ibig sabihin, freeform builder kasi ito siya. Kailangan may control ka para i-arrange rin. Ano ba yung gawin mong arrangement sa mobile view niya? Gusto mo ba na ganyan yung pula? Ganyan yung headline? And then bago ganito. So may control ka. Hindi necessary na fix na yung gagayahin mo talaga kasi hindi rin practical gayahin yung nasa home page, nasa desktop mode kasi malawak kasi yung space na yun. Dito limited, so usually element per element ang paglalagay ng content. So ganun yung makikita mo sa halos lahat ng mga web. So pero kung example itong bilog na to, papalitin mo. Pwede mo rin yan gawin ng ganyan. Yan. Kung medyo artistic ka, meron kang art culture ba nalalaman, pwede mo yung ganyan. So, dito, ganito yung makikita mo, pero sa website, sa desktop view, or sa laptop view, iba rin yung makikita mo. So, yun yung tweak doon. Meron kang ability to differentiate yung mga appearance nila. Pero same lang naman yung content pa rin. Ito, mapapansin mo dito, malaki dito. Dito ay maliit doon, dito malaki. So pwede, may option, meron ka rin ganyan. Kasi pwede mo siya ma-design ng piece by piece. Ay, view mode, by view mode. So save mo yan, and then click natin sa tablet view mode. So likewise, kailangan rin natin i-set up yung view mode ng tablet. So, ano ba yung gusto mo? Yan. Sample ganyan. And then, hawaan mo to. Anong ganyan. So, nasa sa'yo yan. Ang importante lang dyan is may proper spacing ka para hindi magkaroon ng pag-sasapawan. Yan. So save, dahil okay na yung three view modes mo, pwede mo na i-share yung link mo sa mga friends mo. Example lang naman to, so pwede mo na siya i-share. So itong image na yan,
Makikita mo yan kapag pinasa yung link kasi ipu-pull out ng... So, pwede natin yan palitan. So, di ba kapag nagpasa ko ng link sa'yo, merong nalabas na image yung link na yon. Dahil yun sa image na nandito kapag gumamit ka ng menu. So, kapag walang menu, yung una, yung image na makikita mo is yung unang image na makikita niya dito from top to bottom. So, dahil ito yun, malamang ito yung hihilahin niyang image kapag sinend mo yung link mo, yung homepage na link, o yung basic na link, yung maikli na link, yung hanggang.zcard.com yun. So, yun yung bibigyan niyang image, yung pinakaunang image sa galing sa top. Now, ito namang kapag gumamit ka ng menu, pwede mo yan maging basehan ng magiging image ng link o URL image. So, dito ka lang, papalitan mo lang to, change image, and then pipili ka. Example, ganito, ayan. Yun, palitan na. So, yan yung unang image na, yan yung image na makikita ng ipag-ipasa mo sa social media or sa Facebook, ipasa mo sa Facebook, yung link na yun, may kalakip na image na lalabas doon. Ito yun, kasi ito yung nasa tuktok na image. So, kung walang menu yung page mo, ito yung mauna. So, ito yung kukunin niyang image. So, ganun lang yung pag-define ng image sa URL. So, ito yung basic na application ng website builder na to. So, maybe sa next bukas siguro, ulit, gawa na lang tayo ng isa pang ganito. Siguro, para posible, same content lang, pero pwede natin ulitin eh. Kasi ang bottom line kasi natin dito is meron tayong mga question ng kanta. Yung automatic naman ang sagot ko yung tanong niyo. Yun yung advantage nito eh. Hindi naman masyado yung content kasi yung content, makikita niyo naman yung tutorial. Pero yung Q&A, lalabas kasi yan dito eh kapag andito tayo live. So, for now, yan muna yung content na ipapakita ko. So, maybe... Okay. Sige, sir. Thank you, sir. Oh, thank you, Mark. So, baka pwede makahingin ng ano nito, Mark, para okay. Magkaroon. I-upload ko to, sir. I-upload ko to. Ayan. Sige, sir. Thank you, sir. Oh, thank you, Mark. Thank you.